Magpalang araw po sa ating lahat, my brothers and sisters in Christ. Pangalan ko po ay Princess Joy Lyon. Ngayong araw po ay ating nilay-nilay ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Matthew chapter 8, verses 26 and 27. Pero mas mabuti po na balikan po nating basahin yung verse 23 hanggang verse 27 nang mas maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Sabi dito sa verse 23, sumakay si Jesus sa bangka, kasama na kanyang mga alagad. 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumungso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. 25, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Verse 26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat, at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at lawa ay sumunod sa kanya. Biglang nakalimutan ng mga disipulo na Diyos ang kasama nila. Sobrang namangha sila. Nakakamangha naman talaga. Siguro pag andun tayo mismo sa bangka yun at naranasan din natin yung biglang pag-unos, yung galit na lawa, mamamangha talaga tayo sa Panginoon. Dahil sa isang utos lang niya, inutusan lang yung hangin at ang lawa. At nakinig ito, biglang bumuti ang panahon. Talagang hindi natin mapipigilan mamangha. Mamangha sa kung ano ang kakayahan ng Panginoon. Kayo ba? Ilang beses na ba kayo namangha? Mangha na ba kayo sa Panginoon, sa ginawa ng Diyos, sa ating buhay? Dahil talaga namang napakabuti ng Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat gising, binibigyan niya tayo ng panibagong lakas para kaya nating harapin ang bawat hamon sa buhay bawat araw. Diba kahit anong unos pa man na dumating sa buhay natin, basta't andyan si Lord. Basta't kasama natin si Lord sa bangka. Habang tayo nagsumisikap araw-araw, naghahanap buhay. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, biglang merong unos na dumating. Biglang merong mga problema, mga trials na dumating sa ating buhay. Lahat kaya lang pasan. Basta kasama natin si Lord sa bangka na ating sinasakyan. Just make sure nakasama si Lord. Andyan si Lord sa bangka. Andyan si Lord sa buhay mo. Gusto na Lord, tumatawag tayo. Yung malambing tayo sa Kanya. Talaga tayong mismo mga tao natatakot. Nag-aalala. Walang tao na hindi natatakot. Walang tao na hindi nag-aalala. Pero, doon tayo humuhugot ng lakas sa Panginoon. Napapawi yung takot. Napapawi yung pag-alala. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng comfort, ng kapayapaan. Ang Diyos mismo nagbibigay ng kanyang way to solve every problem and try. Kahit siguraduhin lang natin na andyan si Lord sa bangka na sinasakyan natin. Andyan si Lord sa buhay natin. Yun yung siguraduhin natin. Para kaya nating lampasan kahit anong unos, kahit anong problema pa man na dumating sa ating buhay. Balikan natin yung verse 26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Gusto ng Panginoon na nagtitiwala tayo. Na meron tayong pananampalataya sa Kanya. To become dependent on Him. At yun lamang po, tandaan lang po natin, tiwala, pananampalataya, pagtawag sa Diyos, sa kahit anong unos sa ating buhay. At siguraduhin na sa bangka na ating sinasakyan, kasama natin sa Lord. Sa buhay natin, andyan si Lord sa puso natin. God bless everyone. Have a wonderful day.